marami ako nababasa minsan online na hindi niya deserve kung ano yung meron siya. Eh, hindi siya okay, hindi siya magaling. Pero okay lang. Hi, mga kamarkada! Seven years old, alam ko na talaga that time na gusto kong pasukin ang industriya ng show business at gusto kong maging isang artista. Sobra akong nag-feeling na noon na parang yung mga kamag-anak mo, gustong-gusto ka nilang napapanood, iba yung cheer nila sa'yo. Parang hindi ako nahihiya talaga na magseta. Parang kahit anong bagay yung mahawakan ko, laging nagiging microphone. Kahit bote to, suklay to, lapis, pencil case, feeling ko microphone siya. So, at the age of 7, malakas na yung paniniwala ko na someday, yung mga napapanood ko sa TV at nakikita ko, eh, gagawin ko din siya in the future. Mataas yung paghanga at respeto ko sa mga boses na naririnig ko sa radyo na nag-i-intro ng kanta, na nakakapagpangiti, nakakapagpaiyak sa'yo. Yung bang parang feeling mo, hindi ka alone, hindi ka mag-isa kasi meron kang kasama through yung mga radio DJs. Sa dami ng auditions na pinuntahan ko, feeling ko kapag ka nakaka-arte ka sa harap ng mga friends mo at ng family mo, ganun din kadali to get in sa show business. Pero mali pala lahat ng feeling na yon. Noong time na hindi naman ako nakukuha kasi syempre, siguro, hindi naman ako kagaya ng iba na tisoy, mistiso, mistisa, na ganda ng balat, ganyan. So parang feeling ko, ay, magbibigay ako ng time for myself, mag-study, at hindi ba sa tumigil lang dahil, ay, hindi kasi ako tinatawagan, hindi kasi ako pwede. Kailangan mong daanan yung proseso. Hindi lahat is siniswerte kagaya ng mga nakukuha sa mall na nakita lang kasi ang ganda niya, ang gwapo niya, gagawin ko siyang artista. Hindi naman kayo pare-parehas ng kwento ng ibang tao eh. Lahat tayo may iba-ibang kwento kung paano tayo magiging successful sa life. Maraming mga hindi naniwala. I remember, sa school namin, modesty aside naman, ako talaga yung tipo ng ako na yung nag-host. Pero syempre, makakarinig ka pa rin talaga ng parang, eh, mas magaling naman yung ganito, mas magaling naman si ganyan. Ako yung tao na hindi ako titigil at hindi kita pakikinggan dahil pag sa'yo ako nag-focus, yung goal ko, yung focus ko dun sa bagay na gusto kong marating, hindi ko ma-achieve kasi instead of positive yung dapat kong inaabot, nasa stuck ako dahil nagbibigay ako ng time dun sa negative. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na I am a super fan of Ate Jolens, Julina Magdangal. Lahat ng mga movies niya, kung hindi sa Harrison, sa TV, mapapanood mo siya lagi. Parang nararamdaman ko na ang galing no, feeling ko talaga nun hindi sila tao. Parang feeling ko talaga nun, iba sila na kapag artista ka talaga. Kasi hindi naman uso ang social media nung time na yon. Kahit ayaw ng tatay mo kasi nga syempre, hindi niya naman bet na Becky ka, tas Super Julina yung idol mo talaga, ganyan. Ginagawa mo talaga lahat para ma-fulfill yung happiness sa heart mo na gusto ko siyang makita. Yung mga ginugupit-gupit mo yung kahit yung mga nasa dyaryo, mga poster, tapos ididikit mo dun sa kwarto mo, lahat ng albums niya, bibilin mo. Kahit peke talaga, kasi syempre, wala ka namang kadatong-datong dati, diba? So okay na yung mag-50 pesos na pag-iipunan mo ng time na yun na gaganunin mo pa ng lapis yung cassette tape, diba? Ngayon na nagtatrabaho na ako dito, halos araw-araw ko na siyang kasama. Ang dami na naming napagdaanan. Alam nyo, every time na may interview ako o magkasama kami, magka-holding hands kami, nagkukulitan, nagtatawanan, sabay kaming kumakain, hindi nawawala talaga sa isipan ko na ang bongga lang kasi yung dating hinahangaan mo, eh ngayon, nakaka-eksena, nakakatrabaho, at kaibigan mo na. Living proof na walang masamang mangarap. Kung babalikan ko ang 7-year-old self ko at sasabihin ko sa kanya na ano, ay, sasabihin ko na congratulations.
congrats kasi hindi ka tumigil. Kasi hindi ka natakot na tumuloy lang dun sa laban ng life. With the guidance of the Lord and yung mga taong sumusuport sa'yo, maaabot mo yung dreams mo talaga. Naging kambing na. Sobrang emotional kasi ako. Pero hindi ko lang bet na umiyak lagi kasi parang iisipin na naman ng mga tao na arte lang. Kaya ako lagi ako may paniniwala na supportan mo yung mga taong nangangarap din kasi nung ikaw ang nangarap, wala naman ding nag-stop sa'yo. May mga taong sumuport din sa'yo. So, it's a circle. Kailangan mo ding sumuport dun sa mga tao. So, kaya sinasabi ko siya kasi noong time na 7 years old ako, gaya sabi ko kanina, yung claps ng family, ng relatives, nakapag-boost ng confidence. Sobrang laking bagay. Hindi ko naman masabi na I am where I want to be now. Because kahit hanggang ngayon naman, hindi ako tumitigil para i-prove yung self ko sa lahat. Kasi hindi nga ganun kadali, gaya ng sabi ko. Marami ako nababasa minsan online na hindi niya deserve kung ano yung meron siya. Eh, hindi siya okay, hindi siya magaling. Pero okay lang. Thank you pa din. Kasi ibig sabihin, nagmamatter ako because you're still watching me.